Ano ba yung depression? First things first, hindi po ako doktor. Ang depression is pakiramdam na wala nagmamahal sa'yo. Iniwanan ka na ng minamahal mo. Walang nakakarinig sa'yo. Kinakalawan mo yung sarili mo. Walang nakakaintindi. May mga bumubulong sa isipan mo na nagtutulak sa'yo o nagsasabi sa'yo na gumibak ka na. Iba't ibang level ng depression. May kakayanin ka, may kailangan mo ng tulong, pero walang tumutulong sa'yo. Nakikitawa ka, natatawa ka, pero ang isipan mo, hindi pa ang sinasabi. Ang isipan mo, sinasabi na nakapagod na. Wala namang solusyon. Para sa mga OFW natin na nagtatrabaho sa iba't ibang bansa, iba't ibang uri man ng trabaho yan, please, huwag kayo tumigil. Huwag niyong i-give up yung buhay ninyo dahil hindi niyo na kaya. Always remember, guys, hindi tayo iniiwanan ng Diyos. Hindi niya tayo bibigyan ng isang suliranin na hindi natin kakayanin. May solusyon. It takes time sometimes. Minsan kailangan pa ng isang tao na lumapit sa atin para lang mapaliwanagan tayo sa anuman yung iniisip natin. We call it reach out. It's either them will reach out to you or ikaw ang mag-reach out sa kanila. Kung nakakaranas ka na o nakakaramdam ka ng depression, like example, tingin mo sa paligid mo, parang wala ka ng kakampi, wala ka ng kaibigan, wala nagmamahal sa'yo, yan ang chance na dapat makipag-usap ka sa mga taong mahal mo, kaibigan mo, close mo, o kahit sa hindi mo kakilala, maglabas ka ng hinahin mo. Huwag mong iwanan yung sarili mo habang kinakalaban mo ang depression. Makimingle ka. Makisama ka sa iba. Ilabas mo yung nararamdaman mo. Sabihin mo sa kanila. Kasi pwedeng hindi nila maintindihan. Pwedeng i-ignore ka nila. Pero kailangan sabihin mo kasi maybe isa sa kanila yung magpapaintindi sa'yo. Napaka-traitor ng depression. It's either people cause me depression or I cause them depression. And I'm sorry for that. But what I mean is, huwag tayong sumuko, huwag tayong mag-give up. Ang buhay natin, hiram lang. You only live once. At kung hindi natin iingatan ang sarili natin, maraming manghihinayang. Pero kasi sa depression, ang naiisip ng tao, wala namang manghihinayang sa'yo eh. Magi-give up ka na lang kasi useless ka. Magi-give up ka na lang kasi di mo na kaya. Magi-give up ka na lang kasi nakakapagod na. Hello? I'm not blaming people having depression. What I'm blaming is yung traidor sa utak natin na hindi sinasanto ang kung ano-ano. Na kung ano na lang yung sabihin niya, yun ang gusto niyang gawin natin. Paglabanan natin yan. May mga taong umiiyak at iiyak kapag nawala ka. Hindi mo man sila maramdaman this time, pero mararamdaman mo sila kapag nandudong ka na sa level ng alam mo na yung mag-give up ka na. Pero guys, lakasan natin ang loob natin. Yung traitor sa isipan natin, kaya natin yan. Pumunta ka sa church. Makipagkaibigan ka. Makimingle ka. Patawarin mo yung mga taong nagkasala sa'yo. Ganun din. Patatawarin ka rin naman nila eh. Hindi tayo perfecto. Hiram lang ang buhay natin. And we only live once.
At kung hindi natin iingatan ang buhay natin, ang sarili natin, believe me, maraming manghihinayang. So while nabubuhay tayo, gumawa tayo ng mabuti. I-share natin yung blessings natin. Magpatawad tayo. Maging masaya tayo. Piliin natin maging positibo every time. Enjoy natin yung every moment. Na nandiyan yung kaibigan natin, na nandiyan yung pamilya natin, buhay pa sila, malakas pa sila, nakakausap mo pa sila. Patawarin natin yung mga kaaway natin. Kasi, alam mo yung burden, nahirap sa pakiramdam. Lumalabas ka araw-araw, pero ang iniisip mo, may tao may sama ng loob sa'yo. So, forget about that. Kailangan maging positibo ka. Yan ay ang tingin nila sa'yo. Pero dapat ibahin mo yung tingin mo sa kanila at ang tingin mo sa mundo. At kung paano mo harapin ang mundo. Hindi dahilan na kunin mo ang buhay mo dahil hindi mo na kaya. Traitor yan. Pag mahina ka, paglalaro ang kanya. Pero pag malakas ka, itsapera mo lang siya. Para sa mga OFW again, maging matatag po tayo. Tignan natin ang pamilya natin. Gawin natin silang buhay natin. Hininga. Dahilan. Mabuhay tayo. Maging malakas tayo. Ingatan natin ang sarili natin. Manampalataya tayo. Hindi tayo bibigyan ng Diyos ng isang suliranin na hindi natin kakayanin. Always remember that. Dahil darating yung time na sa sobrang hirap ng buhay natin ngayon, bakit ganito, sinisisi natin ang Diyos, time will come, believe it or not, aanihin natin yan. Titignan tayo ng tao base sa experience natin. Ano yung kaya natin? So ipakita natin sa buong mundo na ang OFW ay sobrang tatag. Tayo yung mga bayani ng bansa eh. Right? Huwag natin kunin yung buhay natin dahil hindi natin kaya. Huwag tayo mag-give up. Yun lang. Traidor ang depression.